Baby Bones. Nagpapasalamat muli sa mga subscriber natin na laging nandyan para subaybayan yung ating channel. So today, ang gagawin ko is ika-cutback natin yung ating Hibiscus Taiwan. Puputulin natin to. Pero hindi lahat. Ititira natin siyempre yung kanyang trunk and then ayusin natin konti yung ugat and then yung mga sanga na hindi kailangan tanggalin natin. So papakita ko sa inyo kung paano ang aking pagka-cutback dito sa aking medyo malaki ng Hibiscus Taiwan. So medyo matagal na to. Sabay to ni Ulysses nung tumama sa atin dito sa Bulacan. Itinanim ko to. So nasa paso siya during that time. Then dumating si Bagyong Ulysses, bumagsak siya. Then after ni Bagyong Ulysses, kaumagahan, itinanim ko. So ngayon ito na yung resulta. At ang ganda na. Okay guys, so pakita ko sa inyo, ilalapit natin ulit yung camera. So ngayon, tapos muna natin, tagalin muna natin yung mga sang. Dito natin ngayon siya. Sayang sa guys, medyo okay na. Check naman natin yung ugat natin dito sa ibarin.
I don't know how to, how this one get this one to 50%. Tangan ko dyan, hindi ko na. This one is authentic shopping. Inside the bathroom, okay na. Sa ito, isang side na to. Meron siyang malaking katang nakahahan. Sinukin over niya lahat, ugat. Magpapunta sana dito. So, ang kailangan natin gawin is to remove this one.
So we're almost done.
Ako yan guys, so medyo okay na siya. So nakatback din natin, natanggal na natin yung medyo wala na sa proportion ng mga sanga. And then ikinarecreate natin yung ugat niya para magkaroon tayo ng mas magandang bonsai balang araw. So kailangan natin gawin to just to maintain yung movement ng mga ugat. Kung hinayaan ko yun and then inani ko siya agad, so napaka-impossible na. O, medyo matagal na naman yung aabuti natin para makorek yung ugat. So ang ginawa ko yun para ngayong time, so ito it's summer time. So ang mga halaman natin is talagang buhay na buhay, malakas sila. Kaya sinabayan ko ngayon ng pagtanggal ng ugat dito para mas mabilis din to magkaroon ulit ng panibagong ugat. So ito, pinutol ko na to, itong mga dulo na to, ayan. So after a day or after a week or months, magkakaroon to ng ugat dito. And then after siguro ng mga 3 to 4 months, check natin ulit kung yung ugat ba is tama na doon sa kanyang naging posisyon. So kung hindi, putol ulit and then para magka-develop ulit tayo ng mas magandang ugat para hindi masayang yung paghihintay natin ng mahabang panahon. Kasi kung hahayaan lang natin yan, wala. Hindi magiging maganda yung ating magiging nibari. So kita nyo, kulang lang tayo sa tools kaya hindi natin masyadong maayos. And then, talagang nakakapagod. So yun lang, tapos kailangan natin magbigyan ng time para maayos natin yung ating mga bonsai. So kita naman, medyo malaki na talaga. Pero sa ngayon, hayaan ko muna siya para magkaroon na tayo ng secondary root na. Kasi ito yung primary root natin. Yung mga yan. So secondary root na tayo dito. So itong mga to, so lilinisin ko na lang to mamaya. So hindi ko na papakita, masyadong haba yung video natin. So after ko na lang linisin, pakita ko sa inyo guys. So yan guys, ibalik na lang natin yung lupa. So hindi ko pinutulan nga pala itong mga sanga na to. Kasi hindi pa nila nakukuha yung dapat na size na gusto ko. Kaya hinayaan ko naman silang lumaki. So ngayon makakabuelo ni sila. Kasi nawala na yung mga sanga na nag-dominate. Yung masyadong lumakas ng mga sanga. Ngayon lahat ng energy nyo is ibibigay na ngayon dito sa maliliit na sanga. Cover natin para magkaroon ulit ng yung mga pinutol nating mga ugat. So ayan, cover na ulit. So after 3 months or 4 months, check natin ulit. Bungkalin natin ulit siya. So yun guys.